mass movement in Davao City given the situation of the Philippine health to the Quadcom and tignan ko lang hearings. Kung mass mobilization of people. Ang alam ko ma'am, sinong pupunta lang doon, ikaw pati ako, bakit ka ma'am mag... Doon na ka, sir, no? Alam ko man ang walang pupunta doon. Why? Magmas movement ako, tayong dalawa lang. Sir, ano sila, sir, na nawala na daw to, the magic of the 30 crowd? Magic, wala na. Matagal na yung walang magic, sinabi ko, retired na ako. I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako. Ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, mamili ka 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano bang Duterte magic? Wala na ako. It's only your word that can compel people to come together and raise the common voice. Eh, istorya lang yan, media, kaya ganun. Ganun ang ginawa ko noon, wala man lagi. Di ba? So when you say that, it's the other way around, no? The history of the Duterte leadership in Davao says, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mo, wala. Wala na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Kasi wala na akong power, matanda na ako. Nag-okay na ako, kaya the last time ako nag-motor, hindi ko na talaga kaya. 7 months ago, nag-motor ako uli. Kalakad pa man ako ng husto. Nung natumba ako, may kunting crack na dito, ayaw ko na rin mag-opera, kaya palitan man ang nikap. Sabi ko, katapos sabi ko, ano do, mag-cane pa rin ako. Oo, mag-cane ka. O di, ayaw na lang kung operahin, mag-cane na lang ko. Sugar cane na lang ka, ane. Natumba ako mga 7 months ago. Kaya ako, okay pa man sana ako. Tatawa, hindi pa ako, ano. Hindi ako, sabi ko, inutil. Ang masakit pa, kaya nga nag-motor ako ng magaan, yung 600 lang, 800 kasi yung 1,000, 1,100. Yung Honda na blue na ano. Wala pa, matagal na talaga. Pag ano ko, hindi ko nabawi sa anong may... Sir, given the situation na may perceived na problema no, between the Duterte and the Marcoses camp, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice, no? To bring back to all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako. Punta kay Marcos kay wala hindi kami nagpagkontes kay Marcos. Never. Wala kaming billion trillion na nakadeposito sa kung saan ang bangko. Magpunta sa utak lang yan ng trillions. Ano? Nag-file ng kaso kay Trillanes. Nakapile po. Wala pa, natumbang ako sa motor. Nag-file na ba yung kaso kay Trillanes after the Quadcom hearing? Kaya nga, alam mo yung pinapakita mo ng bangko, pick-pick-pick talaga yan. Hindi ka makakuha ng... Kung makuha ka ng sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung balandra mo, bawal na yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, and other crime yan. Alam mo, nene ko na lang ano kasi... Ngayon yung sinasabing disbarment daw kay Lapantay,
Vice President ang impeachment against sa VP? Ano po may tagal? Sinday? Opo. Ay, kay Guligayan, ang hindi impeach nila. Ito, malayo pa man yung 2028. Di magpasyal sa mga pasyal. So, she's running in 2028 for president? Hindi, hindi. Wala siguro. Sabi mo kasi malayo pa ang 2028. Therefore, yun ang conclusion. Kaya pa, malayo pa. Doon na tayo, pagdating natin, mag-decide tayo kung tama na yung sabi ko nga kay Inday, tama na yung vice president. Total, tatay niyan, presidente ma. Okay na yan. Mr. President, have you ever, ano, there were reports that there were threats sa buhay ni Inday before at sa mga, among his guides, and then, did she ever confer with you or talk to you about it? We do not talk about politics, Inday. No, not politics, security. Security, kaya ni Inday. May security yan si Inday. Huwag kang maniwala, wala yung security.